Mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Bago ko po umpisahan ang ating maigsing kwento, nais ko lamang pong humingi sana sa inyo ng isang pabor na kung maaari po, sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel at napakalaking tulong nito para sa channel na Tamokski TV. At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking biyaya at pagpapala. Kaya ano pa po ang hinihintay natin? Simulan na po natin ang ating kuwento. In 3, 2, 1. Nang ma-stroke si Lola Aida at maratay sa kama, ay naging pasanin na siya ng magkakapatid na Reynan, Olivia at Sedi. Hindi na kasi ito makalakad at makatayo. Walang ibang mag-aasikaso sa kanilang lola dahil ang ibang kamag-anak nila ay nasa ibang bansa. Kaya't sa kanila iniwan ang responsibilidad sa pag-aalaga rito. Kada buwan naman ay pinapadalan sila ng pera ng mga kamag-anak nila sa Amerika na ginagamit nila sa pang-araw-araw nilang gastusin at pag-aalaga sa matanda. Ngunit hindi lahat ay gusto ang kanilang ginagawa. Nakakasawa na ang buhay na to. Habang buhay na lang ba tayo mag-aalaga sa kanya? Hinaing ni Reynan. Ako din, napapagod na ako sa pag-aalaga kay Lola. Sabi naman ni Olivia. Ano ba naman kayo? Tayo na lang ang natitirang kamag-anak ni Lola Aida. Walang ibang mag-aalaga sa kanya kundi tayo. Sabad naman ni Sedi. Sa iyo, walang problema. Kasi binabae ka. Hindi ka mag-aasawa. Ako, gusto kong magkaroon ng sariling pamilya. Ayokong matalay dito sa bahay na to at habang buhay na mag-alaga sa kaniya. Ani pa ni Reynan. May plano na kami magpakasal ng nobyo ko sa isang taon. Kaya hindi ko na rin magagampanan ang responsibilidad kay Lola Aida. Gatong naman ni Olivia. Kayong bahala. Basta ako. Aalagaan ko ang lola sa abot ng aking makakaya. Wika naman ni Sedi sa dalawa. Malapit nang mag-40 anyo si Reynan na panganay sa magkakapatid. Kaya gusto na nitong makapag-asawa at magkaanak. May nililigawan ng lalaki na kapitbahay nila at may pag-asa naman siya rito. 8 taon naman ang relasyon ni Olivia at ng nobyo nito na handa ng magpakasal. Si Sedi na bunso naman sa magkakapatid ang wala pang pananagutan kaya siya lang ang nakikita ng dalawang kapatid na maiiwan at mag-aalaga sa kanilang Lola Aida. Isang umaga habang pinapakain ni Sedi ang matanda. Apo, sabihin mo sa akin kung nahihirapan ka na ha? Tanong ni Lola Aida. Bakit niyo naman po nasabi ang Lola? Siyempre hindi ako mapapagod sa pag-aalaga sa inyo. Sabi naman ng apo. Baka kasi napapagod ka na sa pag-aalaga sa akin. Pwede mo naman akong dali na lang sa home for the age. Anito. Lola, huwag kang magsalita ng ganyan. Hanggat narito ako, hindi ako aalis sa tabi mo. Aalagaan ko kayo habang nabubuhay po ako. Sa inyo ko'y tutuon ang oras ko't panahon. Wika pa niya. Hinawakan ng matanda ang kamay ng apo at inilapit sa dibdib nito. Napakaswerte ko naman at may apo kong kagaya mo. Buti ka pa. Yung dalawa mong kapatid ay parang walang tiyaga mag-alaga sa akin. Hindi naman po sa ganoon, Lola. Natatakot lang po sila na hindi magkaroon ng sariling pamilya. Si Kuya Reynan po kasi ay gustong magkaasawa at magkaanak. Si Ate Olivia naman po ay kakasal na sa kanyang nobyo. Eh ikaw, wala ka bang balak na mag-asawa? Tanong pa ng matanda sa kanya. Napabuntong hininga si Sedi sa tanong ng kanyang lola. Lola naman eh, kita niyo namang mas babae pa ako kaysa kay Ate Olivia. Tapos sasabihin niyo yan sa akin? Apo, gusto ko rin namang maging masaya ka. Masaya na po ako nakasama kayo. Sambit naman ni Sedi sa matanda.
Nang mga sumunod na araw ay huminto na sa pag-aalaga si Narainan at Olivia kay Lola Aida. Dahil abala na mga ito. Si Rainan ay sinimulan ng dumiskarte sa nililigawan nito. Samantalang si Olivia naman ay abala na sa pag-aasikaso sa kanyang kasal. Kaysa ay dinaiwan ang lahat ng responsibilidad sa pag-aalaga sa kanilang Lola Aida. Isang umaga ay napansin ni Lola Aida ang apo na pagtapog na sa paglilinis. Maaga pa lang kasi ay nagigising na ito para sa mga gawaing bahay. Pagkatapos ay papakainin, papaliguan, bibihisan at papainumin pa siya nito ng gamot. Sa isip ng matanda ay buti na lang at huminto na ang apo sa pagtatrabaho sa beauty parlor, kundi ay hindi na nito kakayanin sa dami ng ginagawa nito. Sa tatlong magkakapatid ay ang apong si Sedy ang pinakamahina ang katawan, kaya palaging nagkakasakit ito. Sedy, apo, magpahinga ka na muna. Kanina ka paggawa ng gawa dyan sa kusina. Sabi ng matanda kay Sedy. Lola, hindi ako sanay nang walang ginagawa. Tsaka exercise din po ito. Wika naman ni Sedy. Nakaramdam ng awa si Lola Aida sa apo. Paano na lang kapag nawala na siya at maiwan itong mag-isa? Samantala sa kabilang banda ay mabilis na lumipas ang 2 taon at pumanaw na ang matanda. Hindi na nakayanan ang katawan ni Lola Aida ang sakit at sobrang katandaan. Naiwan na mag-isa si Sedy sa bahay dahil gaya ng inasahan ay may kanya-kanya ng pamilya ang mga kapatid. Ngunit isang di inaasang balita ang kanyang natanggap. Ano po ito? Tanong ni Sedy sa abogado ng kanyang yumaong lola na may inibot ito sa kanyang papel. Iyan ang mga importanteng dokumento na nagpapatunay na ibinibigay sa iyo ni Lola Aida mo. Ang 20 palapag na condo unit niya sa Makati at ang grocery store na pagmamayari niya sa Cubao. Buniyag ng abogado sa kaniya. Ano po? Gulat naman niyang tanong sa abogado. Sa iyo pinamamana ng iyong lola ang mga naiwan niyang negosyo. Pasasalamat niya yan sa iyo sa pag-aalaga mo sa kaniya. Anito. Biglang tumulo ang luha ni Sedy sa sinabing iyon ng abogado. Hindi niya akala ang gagawin iyon ng kanyang lola Aida. Nag-aalala ang lola mo sa akin na bukasan mo sa oras na mawala siya. Kaya sa iyo niya iniwan ang mga ito. Mabubuhay ka na ng maayos sa mga negosyong iniwan sa inang Lola Aida mo. Pangalagaan mo lang mabuti ito. Samantala sa kabilang banda naman, nang malaman ni Narainan at Olivia ang swerteng dumating sa kanya, ay laking pagsisisi ng mga ito sa hindi nila pagtulong sa kapatid sa pag-aalaga noon kay Lola Aida. Binigyan din sana sila nito ng mana. Ngunit dahil taglay pa rin ni Sedy ang kabutihan ay hindi siya naging sakim. At binahaginan din niya ang mga kapatid ng biyayang ipinagkaloob sa kanya ng kanilang lola. Mabilis na lumipas ang taon at napalago lalo ni Sedy ang negosyong iniwan ng kanyang lola. Labis-labis ng pasalamat niya sa Panginoon dahil nagamit niya ang pera at mga negosyo na iniwan ng kanyang lola sa mabuting gawain at hindi na silo sa pera. Simula noon ay naging maayos ang buhay ni Sedy. Nag-ampo na din siya ng isang batang lalaki na pinangalanan niyang Angelo. Nakatukatulong niya ngayon sa pagmamanage ng kanya negosyo. At ito din si Angelo ang tumulong sa kanya nang nagkaedad na siya at hindi na kayang i-manage ang negosyong iniwan sa kanya ng kanyang lola. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo pa mai-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ka pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.